Sigaw News Update. Magandang tanghali mga Novo Ecijano. Ako po si Jovelyn Astrero at narito na ang mga balitang aalingaungaw sa oras na ito. Binabalak ng Coca-Cola FEMSA na mag-invest ng mahigit $1 bilyong sa Pilipinas sa susunod na mga taon upang mapalawak ang kanilang negosyo. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, parte ng expansion nito ay ang pagpapatayo ng planta sa Davao del Sur at iba pang mga pasilidad sa Misamis Oriental. Kasama rin dito ang pagpapaayos ng nasira nitong planta sa Tacloban City na winasak ng Typhoon Yolanda. Nakausap na nina Director General at CEO John Santa Maria si President Rodrigo Duterte sa nakaraang APEC meeting sa Lima, Peru na ginanap nitong nakaraang buwan. Mahigit $1.5 billion na ang na-invest ng kumpanyang Coca-Cola sa bansa mula taong 2010 hanggang taong 2014. Samantala, nagsilbing panauhing pandangal si Agriculture Secretary Manny Piñol ng pasinayaan ng rice seed processing facility sa Philrice Science City of Muñoz. Habang nagsilbing kinatawan naman ni Governor Cherry Umali si First District Board Member Baby Palillo na nagpahatid ng pagkalugod at pasasalamat sa Philrice at COICA. Ang rice seed processing facility ay naitayo sa pamamagitan ng pagpondo ng COICA o Korea International Cooperation Agency na nagkakahalaga ng $2 million o mahigit sa 96 million pesos. Layunin ng pasilidad na matulungan ng mga magsasaka hindi lamang sa Nueva Ecija kundi maging sa mga kalapit na probinsya na makakuha ng mga mataas sa kalidad ng buto ng palay. Base sa mga pag-aaral, ang pagtatanim ng high quality seeds ay maaaring makatulong ng 5-10% pagtaas ng ani ng mga magsasaka. Manatiling nakatutok sa TV48 para sa iba pang maiinit na balita. Ako po si Jovelyn Astrero. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.wp.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV48. Thirteen days to go before Christmas, kaibigan. Ready na ba ang inyong mga regalo sa inyong mga inaanak? Maligayang Pasko, Novo Ecijano. Mula sa inyong kaibigan, Double P.